Yo, what's up, Ethical Nation? So right now, andito pa rin kami, nagbabakasyon. Kasama yung mga what's payaman up, leaders, payaman leaders ng Team Genuine. So sasagot ulit tayo sa isa sa mga katanungan ninyo dito sa Ethical Nation para masaya. Okay, so this question comes from Harold, Mark Harold. So ang tanong niya, paano maging consistent sa business na ginagawa mo ngayon? Kanino o saan ba ito dapat magsimula? So, sinong una gusto sumagot? Paano maging consistent daw? Ako, para sa akin, para maging consistent ka, i-enjoy mo lang yung process ng ginagawa mo. So, dapat huwag mo ipe-pressure yung sarili mo sa habang ginagawa mo yung business natin. So, enjoy mo lang hanggang sa makuha mo yung mga gusto mo. So, huwag mong bibigyan ng, kumbaga huwag mong mamadaliin. I-enjoy mo lang, tapos yun, gawin mo lang ng tuloy-tuloy yung business. So, ikaw lang naman yung makakagawa nun. So, kumbaga, sa mga ano, yung mga leaders kagaya namin and sa mga coaches, so, pwede kang makahingi naman ng tips. Pero, at the end of the day, ikaw pa rin yung makakatulong sa sarili. So, yun lang naman. Alright. So, yun. Sino next? Okay. Yan. Para saan? Para maging consistent ka, ano? Kailangan makagawa ka ng habit eh. Kumbaga, kailangan sanayin mo yung sarili mo na gumawa ka ng routine hanggang sa maging ano na siya, maging body language mo na, na kahit hindi mo na iniisip, yun, ginagawa mo na lang. Kung saan ka naman mag-uumpisa, kung nasan ka ngayon, gawin mo na lang. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, yun, gawin mo na lang. Bali, yun lang. Alright, see you next. Para sa akin, ano, ang alamin mo kung ano yung goal mo, tapos himay-himayin mo ito kung ano yung, kung paano mo siya ma-achieve. So, yun lang naman ang ano ko, yun lang naman ang may bibigay sa iyo. Tapos, siyempre, magsisimula yan sa'yo. Alright. So, yun. Last. Hi. So, para sa akin, dapat piliin mo muna yung ano, gawin yung mga bagay na madali lang muna, tapos gawin mo araw-araw, consistently, hanggang sa maging habit mo na. And expect din na marami kang ma-experience na failures and rejections, pero natural naman 'yun na part ng ano, ng part na may ng proseso na may encounter mo talaga. So 'yun lang, pili ka lang ng ano, mga bagay na madali lang gawin at gawin mo siya consistently hanggang sa maging habit mo siya. All right, so 'yun. By the way, no, pwede nyo i-follow itong mga leaders natin. Na ilalagay ko na lang yung mga link sa description nitong video para pwede rin kayo mag-message sa kanila kung trip nyo. So, sa akin naman, pagdating sa consistency, okay, tama yung mga sinabi nila. Lalo na yung pagdating sa habit. Okay, para ka maging consistent sa isang bagay na ginagawa mo, kailangan pa ulit-ulit mo na siyang ginagawa ng tuloy-tuloy for at least 72 days. Hindi ako nakakamali, 72 days. Ay, hindi. 64, mga ganun. Basta 2 months. 2 months na tuloy-tuloy mong ginagawa yung isang bagay. Especially pagdating sa... Ang importante kasi sa nagsisimula, katulad nung binanggit ni Coach Jake, no? Sabi niya ay, piliin mo yung madaling bagay, yung simpleng bagay na ano. Actually, hindi naman yung literal na madali. Like, pinakasimpleng bagay. For example, yung pag... prospecting, selling, recruiting, yun lang naman yung kailangan mo na makapag-build ka ng habit dun sa ano na yun, sa part na yun, kasi yun yung magbibigay sa'yo ng income. And syempre, magsisimula yun sa'yo. Wala namang ibang pwedeng maging consistent para sa'yo kundi ikaw. So para ma-hack mo yan, yun, at least 2 months na tuloy-tuloy mo siyang ginagawa kahit hindi mo gusto at kahit hindi ka komportable, kasi lahat naman tayo nagsimula, hindi naman tayo komportable dun sa ginagawa natin. Pero yun talaga yung price ng success eh. Kung decidido ka talaga na maging successful eh, kailangan mong gawin. So I hope nasagutan namin yung question mo, Mark Harold. And para sa inyong mga nanonood, I hope nakapagbigay kami ng value sa inyo. And question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? I-comment mo dyan sa ilalim. Kung nagustuhan mo tong video na ito, i-like mo, share mo sa mga kilala mo, teammates mo, members mo, downlines mo, na alam mo na matutulungan nitong video na ito. So, yun yung sagot namin sa tanong nyo. Kita kasi tayo next time. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagyan mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng
video in the future once na makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.